Gaya ng mga sinabi nila kanina, kakaiba kasi siya eh. Offbeat, gritty, dark. Tapos nung sinend sa akin, kasi usually ang ABS, magpapadala sila ng role, nasabihin nila muna yung character. Medyo wild yung character nung pinoportray ko rito. So, sabi ko, okay yun ha. Kasi parang disturbing. To the 10th level. So sabi ko, sige, ang role ko dito. 4 years old pa lang si Jillian. Inumolestya ko siya. Kaya siya ganun. Eh, di ba kaya nga sinasabi ko, in real life, because mahirap mag-judge ng tao. Hindi mo alam kung saan ang galing. Rebelde siya. Bakit rebelde? Bakit siya mapansin? Bakit siya tahimik? Bakit siya bright? Bakit siya ganito? So, naaral yan eh. Diba? Para maintindihan natin yung isang individual. And that's what I like about the series. Na, huling, diba, ang daming layers. Tapos, mamumulat ka. Okay, kaya pala ganito yung bata. And hanggang lumaki siya, minumulesto siya ng character ko. So, nire-rape, may nangyari sa kanila. Si Lola Tire, alam niya. Hindi niya alam. Oo, kasi si Lola Tire, si nanay, mas naniniwala dun sa character ko. Pero, somewhere down the line, syempre, pinanood nyo, may mga plot twist yan. Thankful naman ako for ABS. Since 97, nandito ako. But, ngayon, sabi ko, yung mga bata naman, chance na nila yan, go. Meron ako business talaga. And then I produce and I direct commercials. Pero nung in-offer sa akin yung role, going back to your question, sabi ko, okay ito ah. Diba? Ginawa ko siya okay kasi walang basa-basang kukuha ng role na yun eh. Lalo na pag-conscious ka sa image mo eh. Eh pag actor ka, sabi ko, as an artist, gusto ko maging instrumento na maghatid ng balita sa mga tao na nangyayari talaga to guys. At saka ito yung profile ng tatay. Akala mo mukhang mabait at saka santo yung pala. Namumulest siya. So, more on awareness. Kaya ako siya kinuha. Para maging aware yung viewers. And it happens. It happens talaga. And kung mangyari yun, yung success na yun, sobrang saya ako. So, dadasal nga ako. Sabi ko, galing. Eh, yung iba kasi hindi nila kukunin. Ayoko ng role, maano yung image ko. No, we're actors. So, bigyan mo ako. Mahatid ko ng tama sa inyo yung kwento. Sena. Well, I own a small property in Siargao. So, I'm putting up a... trying to putting up a bed and breakfast. But yes, so yan. But again, tuwing paalis na ako, tumawag sa I1 TV. Siyempre, matanong role. Naman ako makatanggi. Sa second, I directed the digital campaign, all the digital campaigns for... components pala, sorry, for Miss Universe. Beauty product ni Marian Rivera. And another beauty product for the company of Scarlett. Yan! So yun. So I direct advertisements talaga. And now I'm doing a big event in the Manila Hotel sa December 1. Parang Mrs. Universe. Parang it's about mga mami na may mga significant advocacies. Yan and travel show na kakaiba. Inexpensive, hidden gems, and yet enjoyable spots in the Philippines and all over the world. Na-mention niyo po yung sa Siargao. Yes. Ginagawa na ba siya ngayon? Or... ngayon, sana makaalis na ako next week na naman. Puro next week na next week. So, sabi ko dun sa producer ko, mag-okay na yung schedule at ma-sign na yung mga contract. Sana mag-build na ng cabana. So, ano naman yung eco-surf camp ang take ko? So, environmental friendly and eco-friendly. Pero the property is yours na. Tatayuan na lang. Yung pang ano ko talaga siya, retirement. So, hindi lang halata, but my friend Richard, I've been skateboarding since I was 12. So many years ago. Light years ago. Yun. And then I surf. I'm surfing for the longest time, hindi lang halata ngayon dahil sa trabaho. I-pursue mo lang yung dream mo kasi ako, since I was young, I really wanted to be in this industry. And I had to audition 50, 70, 80 times before I got to ABS, mga ganyan. And point nun, it's cliche, but you know, you have to follow your passion. And I just wanted, ako naman personally, I really wanted to be a part of a group
that delivers a meaningful message to the target audience. And as an actor, na-achieve ko yun. And as a director, and I'm very happy and content.